Ama, nagkita tayong muli at ngayong araw ay sasamahan niyo kong talakayin ang naganap kahapon na Unity Ride para sa doble plaka. So humihingi ako ng pasensya sa mga tao, sa mga kasama nating naipit sa traffic kahapon dahil sa naganap na event na yon. At umpisahan natin talakayin ang batas na doble plaka. Ano ba yung batas na doble plaka para sa amin, sa mga rider? Doble plaka po, pinatas po ito ni Senator Gordon at Soto. Pinatas po nila ito para mabawasan ang krimen gamit ang motor. Pero mayroon lang pong mali sa paggawa nilang batas na yon. Oo, maganda kasi ang balak nila is bawasan yung krimen. Pero sa paggawa ng batas na yon, sa pagpigil sa krimen na gamit ang motor, meron silang nakalimutan na tawag doon. Tawag nila ron is sa alang-alang. Sa alang-alang yung safety ng bawat rider. Bakit hindi nila naisialang-alang ang safety ng bawat rider? Simple lang po. Gusto nilang magbatas ng doble plaka. At yung batas na yun is gusto nila yung plaka mo, sa maglalagay ka ng plaka sa harap, nakita sa layong 15 meters. So gaano ba kalayo ang 15 meters? Gaano ba kalaking plaka ang kailangan mong ilagay sa harapan? Oo, maganda yung adikain nila, pero yung safety okay lang kung underbone halos lahat ng motor. Underbone is yun yung may mga flaring sa harapan na pwedeng kabitan ng plaka. Hindi katulad ng TMX, Barako, XRM, Raider, RS o mga katulad pang motor na gano'n ng pagka-design na wala namang flaring sa harapan, na pagdidikitan ng sinasabi nilang decals na lang daw ang ilalagay. So, ayun. Paano, saan nila mailalagay yung plaka na kita 15 meters, di ba? So, yun. Bakit hindi na lang kaya gawin ng bata, hindi na lang nilang gawin mag-upgrade ng CCTV sa bawat barangay. Yung barangay mismo ang tutulong sa atin para mahuli yung mga gumagamit ng motor. Kasi wala namang kriminal na gumagamit ng sarili nilang motor. At kawawa naman yung kunwari, motor ko, ninakaw, tapos ginamit pa sa krimen. So, nanakawan na nga ako, nasampan pa ako ng kaso dahil ginamit yung motor ko sa krimen. Kaya, ang magandang solusyon na lang sana is i-upgrade yung CCTV at bawat barangay at proper maintenance na rin at contact sa pinakamalapit na station. Kumbaga, pagkukonbinin natin ang barangay at ang police station. Diba? Mas maganda siguro kung gano'n na lang ang gagawin. At hindi yung gano'n na palalakihin mo yung plaka para lang sa para makasugpo ng krimen. Hindi naman kasi
hindi naman kasi computer ang utak ng mga kriminal na nakaprogram lang na kung ano yung gagawin nila. May utak din sila, kaya kung sa tingin nyo, eh ganun lang yun masusubo, eh mahirap. At yun lang talaga yung nakikita kong solusyon, CCTV. Pero hindi, wag naman sana yung gagamitin yung CCTV para lang sa replay. Gamitin yung CCTV, dapat may nagbabantay. Hindi yung pag may namatay o kung ano man na krimen, i-review lang. Eh paano kung ilang oras na, 'di ba? Saka mo lang ma-review. Tingin mo nasaan na yung nakamotor na criminal na 'yon? Eh kung 24/7 may nagbabantay sa CCTV at naka-ready na rin yung radyo or telephone na telephone number at telepono na pantawag sa police station para ma-update agad ang mga pinakamalapit na istasyon ng police para masolusyonan yung kasong yun. So, tingin ko, yun lang yung pinakamagandang solusyon. Kayo mga kasama, anong tingin nyo ang pinakamagandang solusyon para masugpo ang krimen gamit ang mga motor? So, salamat sa pagsama. Kung may alam kayong magandang solusyon, comment nyo lang below. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, click nyo na po ang subscribe button. At bigyan nyo na rin po ako ng isang thumbs up kung nagustuhan nyo. At kung gusto mo naman po maging updated sa mga bagong upload natin, is click mo na po ang notification bell. At hanggang dito na lang, hanggang sa susunod natin pagsasama-sama. Thumbs up po sa pagsama sa akin. At thank you.